our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Eto na, mga kababayan. Huwag na nating patagalin. Uy, ikaw talaga. Mangiram muna tayo ng video, ha? Pasok! Mabigat-bigat to. Alin ang mabigat, Mima? Naku po! Mabigat-bigat to. Dahil ang ating Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte ay di umano meron daw pong sinusustentuhan na lalaki. Ala! Ano yun? Naloko na. Kanino galing yun? Ako! Confidential fund for confidential relationship. Naloko na. Hindi ko alam yun. Sa madaling sabi, abay parang naging sugar mommy. Nangangaliwa. Ang tanong, totoo po ba ito? Hindi ko alam. Hala! Sugar mommy? Nangangaliwa? Akin galing yung ano na yan, ha? Galing po dito kay Epipanyo Labrador dahil... Oy, hala! Hindi pala sa kanya galing, ha? Maliwanag! Oo, Marites lang din si ano, Mima, ha? Parang tayo. Oo, parang tayo lang. Naloko na. Oo. Ay, nako, talagang alam mo, hindi ako makahinga dito sa issue nila. Naloko na. Mei Yang! Oh, nandiyan na rin si Mei Yang, tawa lang ng tawa. Oh, pasok, Mima! Nireveal niya po, according po sa source ni Epipanyo Labrador, na ipapakita ko yung video mamaya, na itong si Vice President Sara Duterte ay nangangaliwa daw po. Hala! Nangangaliwa? Naloko na. Grabe, Madam BP, oh! Merong issue! Naloko na. Plastic na yan, oh. Sige, pasok. Kung kaya't hindi niya daw po masagot-sagot ang issue ukol sa usaping 125 million within 11 days, abay ginastos daw po ito sa pagpapagawa ng gasoline station para sa kanyang boiler. Hala! Doon pala napunta? Mima? Naloko na. Mima, doon napunta? Grabe, ano nangyayari? Ako ay kinikilabutan. Uy! Naku, ako rin. Kinikilabutan. Kinikilabutan ako, Mima. Bakit chinichismis nyo? Naloko na. Diba? Reaction lang tayo dito. Oo, diba? Mima! Nga ni Epipanyo Labrador, iniiputan niya daw po ito. Eh wala daw magawa ang lalaki, ang asawa ni Vice President, dahil nga anak siya ng dating presidente at pag ito daw po ay pumalag, abay baka ipakitil daw po ang kanyang buhay. Hala! Diyos ko! Grabe! Grabe! Naloko na. Totoo ba yan? Naloko na. Sige, tuloy mo, Mima. Pasok! Kung kaya't hindi niya daw po masagot-sagot ang issue ukol sa usaping 125 million within 11 days, abay ginastos daw po ito sa pagpapagawa ng gasoline station para sa kanyang boiler. Hala! Sasampalin kita ng brat. Nako! BP, oh! BP! Ano tong issue? Sasampalin kita ng brat. Grabe talaga, Mima, yung mga pasabog nyo. Hindi kaya ng powers po yan. Hindi. Naloko na.
Hindi talaga. Promise. Ay kinikilabutan. Pagdadagdag niya pa kung niloko niya nga ang taong bayan. Mabilis na mabilis niya din kayang gawin. Nalukohin ang kanyang asawa. Dahil sa... Hala! Oy! Lima! Sampalin kita ng burat. Oo ha, liliwanagin ko lang. Nakikichismis lang po kami rito kila Mima, ha? Oo, ha? Sabi nga ni Pipanyo Labrador, iniiputan niya daw po ito. Ala? Wala daw magawa ang lalaki, ang asawa ni Vice President, dahil nga anak siya ng dating presidente at pag ito daw po ay pumalag, abay baka ipakitil daw po ang kanyang buhay. Hindi po hala? Galing sa akin yan, guys, ha? Galing po ito kay Epifanio Labrador. Kaya nga ako ay nagtatanong, kung totoo po ba ito? Oh, tinatanong lang ni Mima, ha? Maliwanag! Oy, Epifanio Labrador! Saan mo nakuha yan? Ang balita na yan, ha? Sasampalin kita ng burat. Kasi grabe naman po kung totoo po ito. Talagang literal na kasuka-suka. Pero hindi natin alam kasi hindi ko pa naririnig yung side ni Vice President. Eto guys, yung video, hindi po... Oo nga. Sige, Mima, tuloy mo. Huwag mong pansinin itong mga nag-comment dito, ha? Okay. Pasok, Mima, pasok! Galing sa akin, ha? Disclaimer. Galing po ito kay Epifanio Labrador. Kaya nga, ako ay nagtatanong kung totoo ba ito. Kasi ito daw po yung pinakamalaking issue na pinag-uusapan ngayon. Actually, hindi ko to kilala. Pinag-uusapan ba? Mima, hindi ko alam. Hindi pa nga namin natatopic yan dito. Naloko na. Talaga? Naloko na. Oh. Sa Epifanio Labrador and first time lang pong dumampi sa wall ko sa YouTube itong kanyang vlogs. So no. O nga, o pares tayo ha, hindi ko rin kilala yan. Oo, hindi ko kilala ngayon, alam ko na kung sino. Epifanio daw, Epifanio ha, Labrador, yun ha, yung naglabas na itong issue na to. Nung nakita ko, mas matapang pa pala to sa akin. Grabe, madami din pala siyang sources. Oy, matapang daw, maraming sources. Naloko na. Kasi nakuha niya to. Kasi guys, alam nyo, itong salitang to, libelous to eh. Sabi niya, nakuha niya to according sa kanyang source. So, may... Ala, oo nga, libelous yan, oo. Naloko na. Diba? Naku! Naloko na. Meaning, meron siyang pinangahawakang sources na talagang hindi siya natatakot na i-reveal ito kasi nga, meron siyang sources na nag-i-splook sa kanya. Diba? Matapang niya na pinahayag kasi nga, basically, sa madaling sabi, meron siyang source. Oo nga! Sino kaya? Sino ang source? Sino ang nagpapakalat niyan? Oy! Epifanio, sino daw, sino? Ngayon, panood din natin yung video. Ayan na yung video, ayan na! Naloko na. Ito po ay tungkol po sa... Ayan na! Oo, ayan na ha. Naku, ikaw, Epifanio, kapag kayan, mali-mali ka dyan ha. Sasampalin kita ng burat. Epifanio, pasok. Nagiging viral ngayon na usapin. Ha? Alam niyo ho, sa usapin na ito, talagang masasabi na ho natin na talagang hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Sara Bulate? Viral daw? Wala akong alam talaga eh. Ewan ko sa inyo. Alam nyo ba? Press 1 kung alam nyo! Para hindi kayo masampal ng... Sasampalin kita ng burat. Gabi, viral na pala ito. Huli na tayo sa balita.
Sasampalin kita ng brat. Dahil nga naalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Hala! Hala! Naloko na. Wala akong chinikang ganyan. Wala. Wala talaga. Kahit na ako'y ulitin ko, ha? Kahit na ako'y inyong patayin ng 1,000 beses, wala akong alam. Naloko na. Oh, sige, tuloy mo nga, boss. Epe Panyo. Alam niyo ho, matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa kanya. Eh sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Ano? Anong masama? Tuloy na nga natin ito. Kinakabahan talaga ako, ha? Ayon ho sa ating source, ha? Yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan. Dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito, ha? Itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasoline station. Ito, oh no! May gasoline station din! Naloko na. May gasoline station daw! Boss Epepanyo, banatan mo nga kung ano yung ibabanat mo. Disclaimer, ha? Hindi po sa akin tong video na to. Po yung lalaking pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na kasuhan siya, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na saktan siya, iwanan siya, wala hong magawa ang kanyang asawa. Bakit? Dahil alam niyo na, anak siya ni Rodrigo Roa Duterte na hindi kaya pala. Oo. Oh, syokot, na syokot. Naloko na. Francis M. Oo. Ay, nako, Diyos ko talaga. Demonyo, hindi lamang magnanakaw, hindi lamang leader ng New People's Army, hindi lamang malademonyo yung pag-iisip, kriminal. Ha? Kaya, grabe yung mga banat, oh. Demonyo, hindi lang demonyo daw yung pag-iisip, kriminal pa. Yun na nga. Ah. So, wala tayong alam, ha? Disclaimer. Oh, sabi ni Cosmo Defender, disclaimer, ha? I'm just a follower and any views from the... Oh, oy! Ano ang ginagawa ngayon ng asawa ni Sara Bulate? Sa halip na magalit, sa halip na magkaso, tikom ang kanyang bibig. Ala. Walang magawa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Ala. Alam niya na anumang oras ay pwede siyang ipapatay. Ala. Ni Rodrigo Roa Duterte. Ala, o ni Sara Duterte. Mga Ala, digong, digong! Tukang ina mo. Yon! Leche! I will kill you. Kababayan, hindi man po sinagot ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung 125 million, ang Diyos na rin po ang humanap ng paraan para po malaman natin kung saan dinala ni Sara Bulate yung 125 million na hindi niya masagot na ginastos lamang sa loob ng ilang araw. Ito na ho yun. Ito po yung ebidensya na may lalaki po pala itong si
Sara Duterte. Hala, may lalaki! Talaga kinumpirma! Putang ina mo. Lakapalin kita ng brad. Na pinaggastusan niya ng ganun kalaking pera para lamang ho masiyahan yung minamahal ni Sara Duterte na binigyan niya ng gasoline station. Na gasoline station? May binanggit ba tayong ganun? Wala! Kahit kailan, kahit napatayin niyo ako ng 1,000 beses, wala talaga akong alam. Hindi ko sinabi yan. Naloko na. Umabot ho ng mahigit 100 million. So, yun na po yung kasagutan doon. Kaya nga po yung tanong ng ating mga kababayan nung umusbong ho itong issue na ito, pera ba ni Sara Duterte ang ginamit o pera ng taong bayan? Mas malapit-lapit ho sa katotohanan, pera ho ng taong bayan yun. Hala, pera ng taong bayan daw! Naloko na. Narinig nyo yun? Huwag nyo na ipagsabi, ha? Huwag nyo na ipagsabi, nakakahiya. Yung BP daw. Ginagastosan yung boylet. Sasampalin kita ng brat. Dali. Ha? Hindi ka naman pwedeng magtayo ng gasoline station lang. Na ang pera mo 1 million lang. Tatawanan ka lang. At hindi yan makakulang yan pa. Baka nga sa ano lang yan eh. Sa permit lang yan o sa pwesto lang yan eh. Diba? Mga kababayan, sa pamamagitan ho ng awa at habag ng Diyos, tinutulungan ho tayo ng Diyos sa ating pakikipaglaban para ho mamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan. Tama yan! Tama! Oh! Ah, naloko na. Sasampalin kita ng brat. Putang ina mo. At ito na, dahil tinutulungan tayo ng Diyos na mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan, tumutulong ang Diyos na mabunyag isa-isa ang lihim ng mga Duterte. Yan ba ang iboboto nyo sa susunod na magiging tatakbong pagkapangulo? Isang babaeng isang babaeng salawahan? Kung sa bagay, hindi nakatakataka. Wala! Salawahan talaga? Naloko na. Kung nagawa ni Sara Duterte o ng mga Duterte na maging salawahan, na maging traidor sa ating bansa, sisiw na sisiw kay Sara Duterte na traidorin ang kanyang asawa. Ha? Kung nagawa ni Sara Duterte o nila na traidorin ang ating bansa, asawa pa kaya niya? Aba, hindi po basta-basta yung pinili ni Sara Duterte na lalaki. Ha? Macho, matangkad, makisig. Eh siguro, kinukulangan dun sa asawa niya. Ala, macho, matangkad, makisig. Delicious. Naloko na. O baka pareho silang busy sa pagnanakaw ng pera. Pareho silang busy-busy. Ayan. Kaya siguro naghanap, ha? Nang medyo masarap-sarap at matakam-takam. Ito. Ala, masarap-sarap daw, tsaka takam-takam. Abay malupet. Wow. Grabe. Kulangan dun sa asawa niya. O baka pareho silang busy sa pagnanakaw ng pera. Pareho silang busy-busy. Ayan. Kaya siguro naghanap, ha? Nang medyo masarap-sarap at matakam-takam itong si Sara Duterte. Dahil matakam siguro, masarap, ha? At siguro sabi natin diretsuhan, dahil malaking tao, malamang malaki. Siguro naghahanap ng malaki, ha? Okay, grabe yung revelation. Nakakashock. Kaya nga kung totoo man po ito, abay, halos ha, hindi kakain-kain, ano? Imagine, kung ito man. Anong hindi nakakain? Kung totoo yan, tanong mo kay ano, BP? Naloko na. Diba?
iba, no? Tanong mo, nakakain yun. Delicious. Ah, naloko na. Tanong mo pa kay ano, PBBM lang malakas, tsaka kay Tiger Eyes, tsaka kay Maria Luisa. Ah, naloko na. Oh, game. Oh, sana mas marami pa po kayo matulungan. Hindi, ano lang po tayo. Hindi naman tayo yung... Kung ano yung meron tayo, mga kababayan. Halimbawa, kumita ako ng 10,000. Eh, gano'n may 2,000, itulong ko sa tao. Okay na yun. Kaysa na maibigay ko kay Kibuloy, di ba? Mihingi ng 10%. Di tulong mo, diretso mo na sa tao, di ba? Oh, gano'n. Sa salitang German, sabi... Hoy! Gerardo Ramirez! Loko-loko ka rin, ano? Mima, ano masasabi mo? Ulitin mo nga yung sinasabi mo, ha? Oh, game. Kaya nga kung totoo man po ito, abay, halos ha, hindi kakain-kain, ano? Imagine, kung ito man ay magiging presidente. Kasi according na din yung pagbabasihan natin, yung mga sinasabi natin ngayon, ha, according kay Epifanio Labrador. Kung ala, lagot lahat ng may nalalaman kay CD Gong. Nako, ewan ko sa inyo. Mysterious, kumain din ba ng buhay na Mike ang bato? Uy! Dilema? Ay, nako, mga kababayan, ako'y napagod na. Ah, naloko na. Sabi ni PBBM lang malakas, God bless you and your group. Eh, bakit hindi kayo sasali? Hoy, welcome kayong lahat ha sa grupo. PBBM lang malakas. Tiger Eyes, kayong lahat. Kasali. Oo, sal kay Ninang Lilito Nini, Maria Luisa. O Vancouver Gem, ha? Makisamin na kayo dito. Oo, Tarantaro, shout out. Boss Mike, you shout ano? Hindi naman. Hindi kami parehas noon. Iba ang lakad noon. Boss Bobot Capistrano, iba lakad noon. Hindi, Boss Cosmo Defender, tsaka na natin sasabihin hanggang kaya pa namin, di ba? Tulong-tulong sama-sama sa pagbangon ng bagong Pilipinas! Diba? Oh, isa ako dyan, sabi ni Vancouver Gem, yun, oh, yun. Muli! Alam nyo na kasunod, diba? Oh, alam nyo na kasunod. Oh, nasan yun? Yan, oh. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagsamang muli. Our beloved, Boss Mike, Cervera!